Hello po nga sir, ayan, mayroong ginagawa sila kapulo, sa si Gerald, na Honda Beat. Ayan, nakalas na yung cylinder head niya, at pati yung block, ay yung sinyalis, kapag kaganyan, nangingitim, matik po yan na may nangyaring kakabalaghan. Or sa, ano, sa pag-alaga ng ano, langis. Yeah, may kayod na. Tapos itong block niya na reborn na. At ngayon nahihirapan sila kasi sila kapulong dahil nga yung piston niya saka yung piston pin hindi matanggal dahil maingay yung tunog ng makina nito. Ayun, okay na yung kanyang piston pin lock dahil ito iba na rin yung ano yung hindi siya ano hindi siya bilog kumbaga may kurba siya ng konti. Kaya ngayon gagawin natin doon sa piston niya, ayan piston niya no, tuyuan. Tapos up, saglit lang. Mali yan. Tulkunin mo yung ano yung rubber mallet. Iko kontra mo yung ano to. Yung dulo niya. To. Ikontra mo yung ano yung kayo niyan. Tapos ang gagawin mo diyan, tanggalin niyo tong basahan. Tapos ang gagawin niyo diyan, painitan niyo muna ng butane dito para lumambot. Saka niyo pukpukin palabas, kailangan kasi kontra sa kabila. Tapos dito pukpukin ng ano ng terrains. Yan, bibitin niyo muna. Kailangan natin gumamit ng suplete or yung butane dahil matigas yung kanyang piston pin kaya dapat huwag nyong pabayaan sa langis yung motor nyo mga sir kasi talagang napakahirap eh walang low budget pa naman yung ano may-ari nito kaya ginagawa natin ng paraan para hindi siya gumastos ng malaki. Yan. Mga sir, natanggalan natin yung ano, yung piston niya, yan. Kinain. Hindi ganito yung ano, yung original na ano, na piston. Kapag ka may mga gatla na ganyan, yan yung ano, aftermarket na piston. Kumbaga, ito, may reborn na. Kaya, alagaan niyo yung ano, muto niyo sa langis. Tapos, nung pagkatanggal, nung pagkatanggal din nila ng ano ng piston ng block ayan nalaglag na yung ano nabali na rin bago natin tanggalin to ayan nabali na yung ano kaya naranasan nila yung ano yung ayaw mander tapos nung ilagyan ng langis ayun doon siya nagkaroon ng pressure dahil bumuka na yung piston ring. Tapos doon kailangan natin lihain yun doon dahil may gasgas yan kapag pinasok natin yung bagong pin baka magasgasan din yung bagong pin kaya lilihahin natin muna yun. Kikinisin muna natin. Medyo may katagalan kapag ganyan mga sir kapag natuyo ng langis napakahirap. Okay, tirahe! Ito yung cylinder head niya mga sir. Yan yung sinyalis na ano, kumakain ng langis. Basa yung ano yung carbon deposit niya. Kaya kikinisin natin ito pati yan. Lalagay natin yung bagong block niya mamaya after natin kaya double check muna natin kung tama yung nabiling parts ayun di pa nakasama yung gasket plate yan yung piston K44 dalawang bulb seal piston ring tapos block ito may kamahalan tong block niya kumpira sa click 125 medyo mura. Ito, ano, mahal. Yan, kailangan natin na maaliha yan mga sir. Tapos, gagrinding kumpang natin yung ano. Ito. Yan, silipin natin yung ilalim. Ayan, walang langis. Kapag may langis yan, dyan po lang sa pinakailalim nyo mga sir, mga isilip ko na kung may langis. Ayan, wala.
Kaya nato yan dahil kumakain na lang is at yun, mausok. Sobrang usok na ito. Kita mo yung ano? Yung valve guide? Diba? Dumasa. Nilinisan mo natin. Ginagamitan natin ang manual grinding, yung may bala ng ano, ng liha, na manipis. Dahil nag-double tayo ng oras at minamaday natin yung paglinis. Pero shovel din naman na, ano, na ayos po yan. Nakikita nyo mamaya sa lalabasan niya, medyo sobrang kapal ng carbon. Nambutin tayo ng siyam-siyam. Okay, umaya ulit. Dumasa, kinikinis ni Otol. Dahil maraming alibaba yan. Para matanggal natin alibaba. At pagpasok natin yung bagong piston pin, smooth na smooth ulit. Ayan, nakikita nyo yan mamaya. Ha? Oo. Oh. Tapos naman si Kapiling, binaba natin nyo na yung ano, ginagrinding compound niya. Tapos yan, nalinisan na rin dyan. Dito, at mamaya, ikinisin natin after natin makuhan, hasaan ng ano, ng grinding compound. Gasoline naman yung panlilinis natin para matanggal talaga yung ano, yung grinding compound, dahil napakadelikado yan kapag hindi natin nalinisan ng maayos, maaaring sirain niya uli yung loob ng makina. Kaya dapat malinis na malinis. Tapos ano yung utol at itatry natin yung bagong piston na pin. Ayun o. Oh. Yan, dapat nagpi-play. Kaya okay na yan. Ito na yung bago. Ito ilalagay natin. Kasi remove yung kanyang ano, piston at yung pin mahaba yun, kaya obligado magpapalit din tayo at may gasgas na. Yan, tapos yung ano, linisan mo na dyan at isalpak mo na yung piston niya sa kayong ring tsaka yung block habang tinatrabaho ni Kapiling yung ano, yung cylinder head. Okay ka naman dyan? Okay naman. Hindi ka naman nakasumangot. Kamusta yung ano? Kamusta yung swimming nyo? Balita ko, nagsayaw ka raw ah. Siyempre. Pwede bang masampulan, makita man lang? Yo. Kung paano man yung ano, pagsayaw mo doon? Sa swimming lang yun. O, nag-trending ka raw doon ah. Sa swimming lang yun. O, sige. Sagbaho ka muna. Ito na yung bago nating block. Piston, saka yung ring pin, ayan, na ilagay na natin. Basta kapag ka maglalagay kayo ng piston pin lock, lalagyan nyo ng basahan dun sa mismong ilalim nito. Pinkis na magkamali tayo, tatalsik yung kanyang pin or yung pin lock. Sa baba siya tatalsik or dun sa basahan na nilagay nyo. At least hindi siya tumasik dun sa loob para maiwasan natin yung mapatap o borehole ng o mapababang makina pala. Para at least hindi na dumami yung gagawin ninyo mga sir. Yan, at maya, nag-isalpak na rin natin yung ano, cylinder head niya kapag natapos na si Kapiling sa doon sa may cylinder head at kinikis-kis nyo muna mabuti. Yan. Para wala yung ano. Yan. Ito na yung ano, dalawa natin yung balpula. Yan, makinis na at sasalpak na natin doon. Siyempre yung valve seal niyan dapat kasama sa pagpalit din natin. Dahil natuyuan ito ng ano? Natuyuan ito ng langis kaya nasira yung kanyang block na ni-rebor. Papansin niyo ano? Matigas na rin. At iba na yung kulay niya. May valve seal to dito, ayun oh. Yan. Tapos ito no, gasa ng gasolina. Yung bearing apply niyo sa ng langis. Dahil ano yan, maganit. At bago natin paandarin, matagal pa bago lumabas yung langis dito sa butas na to, i-spread nyo dito. Kaya mas maganda, lagyan mo na yung langis habang pinapaandar natin at hindi pa umangat yung langis at hindi masira yung ating camshaft. Ayan, lagyan natin yung valve seal. Ito yung valve seal nya. Ayan. Ayan. Talagang yung, ano, yung kulay nya mga sir, talagang hindi na matanggal. At pag ginamitan naman natin ng ano, yung pampakinis, yun, abutin tayo ng matagal at gabi na at si sir at nagmamadali na rin. Kaya, importante, malinisan natin yung ano, matanggal yung gitata ng ano,
yung mga bukol-bukol dito at yung gliding compound. Maya-maya, sasalpakan natin to pag natapos na to. Basta bago isalpak ng mga sara, lagyan nyo ng langis dito. Para hindi siya maganit. Ito na yung cylindroid nyo mga sir, nilalagay na natin. At para maisalpak na natin lahat ng mga at mapandar natin na. Nakasimangot na si Pandoy. Tabi mo pa? Ano ulit ka, ha? Ha? Ano ulit? Ano may tabi ko tayo, ha? Ano ulit? 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 Kailangan natin yung setup din. Pag mag-finalize kung tama ba yung pagkakasukat doon. Kasi kapag mali yung pagkakatap din. At advance yung pagkaka-top dead, maaaring hard starting at hindi siya kumanda. Tapos iba valve clearance nyo rin. Ang size ng valve clearance nito mga sir, ang valve clearance dito. Ang size nyan, 12 saka 18. 0.0 12 tapos 0.0 18. yung sukat ng valve clearance ng Honda Beat. Ito na mga sir, natapos na na-assemble yung makina, naikabit yung mga sensor, tambot yung mga cover. Ngayon, itatay naman natin paandarin. Okay, lagyan pa lang natin ng langis dahil nawala pa lang ng langis to. Changer muna natin bago pa natin paandarin. Baka kasi masira lang yung block natin. Kasi kanina, sinilip natin. Wala talaga langis dun sa mismo pinakababa ng loob ng makina. At gagamitin ng langis niya yung yung elk. Yan, ito yung gagamitin natin, yung elk. Ito yung lalagyan natin. Ang ganda rin klase yung mga sir, yung elk. Saka yung Biojo, Pertua, yan. Ito na yung kilabasan mga sir, nilagay na natin yung upuan, nilagay na rin natin yung langis, itatry naman natin paandarin. Ayan mga, ayan. Ayan, mahina po yung kanyang battery. Ayan. Tahimik na tahimik na uli. Kanina mga sir, bari hindi ko kasi naparinig sa inyo bago natin ito binuksan. Siguro, maalala nyo yung sample natin yung mga video ko sa Honda Beat na natutuyan o sa Honda Click na natutuyan ng langis. Kapag ka nag-lock yung kanyang piston sa connecting rod, kapag yun ang nag-lock, ang tunog po nun parang connecting rod. Ganoon po yung tunog nito. Ngayon, sabi ko bumili sir ng piston ring. Tapos tignan natin yung kanyang sigunyal, kumagawang parada ng paraan, after natin matanggal yung pin, ayun, natanggal naman natin yung pin, at ayun, nagawa naman natin ng paraan, kaya medyo nakaminos si sir sa gastos pagdating dun sa sigunyal, at hindi tayo nagpalit, sana hindi na pabayaan ni sir yung kanyang motor, dahil napaka-importante yung lang sa makina. Yan lang yung buhay ng ng motor. Sa gasolina naman, kahit maubusan ka ng gasolina, pwede mong itulak yan, lagyan mo uli, haanda na naman. Si langis, pag naubusan, nilagyan mo langis, haandar, kaso mausok na. Gagastos ka dun. Kaya dapat, kung gamit na gamit yung motor mo, limitahan mo lang, 2 linggo, palit ka ng langis. Kahit yung mumura yung langis mga sir, okay na yun. Basta importante, may langis pa rin sa loob ng makina. Para hindi masira yung kanyang piston. At ito nga, natanggal din natin ito dahil gawa ng magpapalit tayo ng ito brake lever. Ayan, wala nang kapreno-preno, hindi nga bumabalik dahil bumabangga na dito sa may flaring siya sa loob. Maya-maya makakawin na rin si sir. At sir, yung sa idling stop mo, battery problema ng motor mo, ha? Battery? Oo, kaya ayaw gumana. Ah,
Buti na lang ito mga sir, mayroon siyang kickstart. Kaya kahit paano, kahit mahina yung battery mo, pag pinadya ka mo naman, start ka agad siya. Hindi naman siya totaling battery operated. Kapag ka totaling din na din yung battery mo naman, maraming padyak pa yung gagawin mo bago mo siya mapandar. Kasi si FI kasi, kailangan din talaga ng battery. Kapag ka-on mo na ignition, dapat meron ka agad sisirit na gas na gagaling sa fuel pump papuntang injector, at kapag kapinadyakan mo naman, doon lang bubuka si injector o magkakaroon siya ng gas pagbuga doon sa intake. Nakakawin na rin siya sir maya after natin dito. Okay yan mga sir, tapos na natin at nakakawin na rin siya sir. Ito yung sticker mo. Maraming salamat. Kulang ko ba yan? Isa pa? Ayan. Yung mga tools pa doon. Lalim. Okay, bali hindi natin painitin dahil nagbiblink na yung kanyang gauge para makaabot hanggang sa gasolinahan at malapit lang din naman yung gasolinahan dito. Itulak mo to sir ha? Para hindi laging umiilaw yung sakwitan dahil may problema na yung brake lever nito ay no. May stack. Kasi malaki na yung plane niya. May paglalaban mo lang yan. Kaya siguro ayaw gumana yung idling stop mo dahil laging nalulubat yung battery. Mas malakas kasi yung kain ng bulb compared sa LED. Kaya pagka balik mo lang. At least malakas naman yung mo sa harap na. Wala nang problema. Okay, bye. Okay na to. Thank you. Ayan, makakawin na yun, sir. Okay, ang ganda na lang yung video natin mga sir. Maraming salamat. Ingatan nyo na lang yung motor nyo sa langis. The best. Okay sir, salamat ha. Ingat. Thank you talaga. Okay, ganda na lang.